So guys, bale, unahin muna natin itong tanggalin yung tornilyo na magneto gamit ang 14mm na socket. Then next natin itong tatlong tornilyo ng pinaka base ng mga coil natin. So ayan guys, yung kulay dilaw na to, yan yung light coil natin. Saka yung kulay itim, ito yung primary coil natin. Then, ito. Tanggalin na natin itong mga coil natin na ito. Kasi i-re-remove natin itong light coil natin. So, bali guys, ito natanggal na natin yung lumang winding niya. Lilinisin lang natin itong pinaka-core ng light coil natin gamit ng steel brush kasi medyo makalawang na. Para medyo fresh naman tingnan. Pagkayari natin linisin, balik natin itong insulator niya. Pag buo pa ito guys, pwede pa itong gamitin pero yung kalimitan nito nasusunog to. So, ginagamitan na lang ito ng paste paper na nabibili sa mga electronic shop o mga hardware natin. Para maging floated yung, kailangan kasi guys na naka-floated yung winding natin. So, pagbasag na yan guys, palitan na lang natin para hindi magka-ground yung magiging winding natin. So, bali guys, ito yung nabili nating magnetic wire. Number 19. Kahit yung mga halagang 150 lang guys, kasya na to sa light coil natin. Okay lang guys, may sapin tayong basahan yan para hindi magasgas yung pinaka varnish, yung pinaka kunang coil natin, pinaka balat. So mabilis na kasi magasgas yan pagka tumama sa mga galas. Then dito tayo guys mag-i-start. Yung isang dulo muna is ipit lang natin yan kung saan pwede para hindi tayo mahirapan sa pag-iikot ng magnetic wire natin. Then sa una guys, medyo may kahirapan lang talaga tong pagre-rewind ng coil natin. Pero pagka nakaisang ikot na tayo, nakaisang set na tayo ng ikot ng coil na yan, medyo madali na yung mga susunod. So, continuous lang guys. Hanggang mapuno itong first layer natin. Dire-diretso lang ikot ng
Then guys, ayan na, nakaisa na tayo. Then ang next layer naman natin, ikot naman natin, pabalik naman. Papatong lang din natin sa unang winding natin. So ayan guys, nakadalawang layer na tayo. Then yung pangatlo naman, is pabalik naman ulit. Patong lang din natin. Continuous lang yan guys. Hanggang matapos yung winding natin. So guys, tapos na tayo sa pangatlong layer natin. Then, next natin itong last layer na. Yan. Pabalik naman guys ulit. Bali guys, dito apat na layer lang gagawin natin. Sakto lang yan guys. Hindi tatama sa magneto natin. So, ganun lang guys. Continuous lang din. So bali guys, ito yung pang-apat na layer natin sa yung last layer natin. So ayan guys, tapos guys, pagkatapos natin maputol yung dulo ng magnetic wire, digitan natin gamit ng shoes glue para hindi bumitaw yung dulo ng magnetic wire natin. So mamaya guys, itong magkabilang dulo, yan yung magiging yellow saka white wire natin. So hihinangan pa natin ng kuryente mamaya yan. So, mas maganda guys, ganyan na lang gagawin nyo, magkabilang dulo. Para hindi masyadong masigip dun sa pinaka base ng mga coil natin. So, bali guys, ito na yung coil natin na nalagyan ko na siya ng linya. Yan, gumamit tayo dito ng number 14 na wire para hindi gano'ng mag-init yung linya natin. Kasi medyo malakas talaga mag-init to pagka naka-pull wave. So, ayan guys, ganyan yung tsura niya. Then, guys, ito na, isalpa ko na. So, higpitan lang natin tong tatlong tornilyo na to, yung pinaka tornilyo nung pinaka base ng coil natin. So next natin guys, i-check yung continuity ng rewinding natin. Kung may continuity ba yung rewind natin. Saka titingnan din natin dyan kung grounded siya. Pagka grounded siya guys, ibig sabihin na sablay yung winding natin.
Kailangan kasi sa naka-full wave guys is naka-floated yung winding. So, gamit yung battery, yung isang dulo nung coil natin, lagay natin sa battery, tapos isang dulo dito naman sa test light. Then, check lang natin kung grounded siya. Okay, hindi siya umiilaw. Then, sa dulo nung coil. Ayan guys, ayan, may ilaw guys. Ibig sabihin, good yung winding natin. May continuity siya. So, next natin dito is ibabalik na lang natin yung magneto. So, higpitan lang natin guys ng tornilyo. Hindi natin higpitan kanina to. So, pagkakabit guys ng magneto, tingnan natin, silipin natin kung sasayad yung pinaka-core ng light coil natin. Kasi guys, pagka sumayad yan, mag-iinit yan guys, pagsisimula ng masunog yung insulator at magkakaroon ng ground yung coil natin. So, ayan guys, check lang natin. Yan guys, sa butas na yun, diyan natin masisilip yung allowance nung light coil natin. Then, pag hindi guys, pag sumayad guys, baklasin natin, tapos ayusin natin dun sa pinaka-base dun natin i-adjust. Sabi yung tatlong tornal yung hinigpitan ko. May adjustan guys. So, balik na natin itong number 14 na nut. So guys, ito yung bali yung gagamitin nating regulator. So, 5-wire pa rin yung may black wire na regulator yung gagamitin natin. So, bali, same lang din yung wiring natin. Yan lang din yung gagamit natin. Itong regulator na may black wire. Then, patuloy natin guys yung pinakasakit niya kasi papalitan natin ang terminal yan. So, yan guys yung wire natin. Ito guys yung pinaka light coil natin. Itong yan guys, yellow saka ito sa nabili ko orange guys, pero minsan guys white yan o yeah, pink. Tapos as usual itong green is ground. Then itong red saka black, yung black kailangan niya para hindi mag-overcharge yung battery natin. So, pagsasamahin natin siya. Yan yung papunta sa battery natin. Then guys, ayan na nakabit ako na ng terminal. So, unahin natin tong yellow wire natin. Doon natin i-connect sa wire na galing sa coil natin. So, higpitan lang natin guys para hindi bumitong. Ayan.
So guys, tape natin, gamit natin dito guys. Lagi natin ginagamit ang nito tape para makapit talaga. Hindi siya basta-basta bumibitaw. So medyo kapalan lang natin guys ng balot para maiwasan natin mag-shortage. Then next naman natin itong orange wire natin. Ito guys, sa normal na regulator, white to, kaya pink color. Sa light coil din natin ilalagyan guys. So same process pa rin, hihigpitan din natin, then pagkatapos hihigpitan, tetapean ulit natin. So mas makapal guys na balot, mas mainam para sure na sure tayo na hindi magkakaroon ng magagrounded yung mga wire natin. Then next natin itong ground natin. So gumawa ako ng isang linya. Bali binati ground ko din siya, number 12 din siya na wire, ay number 14. Then same process lang din. Bali yung regulator natin is naka body ground lang. Hindi na siya doon galing sa stator mismo, at dito na siya mismo sa may pinaka-chassis kumuha ng ground. So, tapean din natin guys. So bali guys, itong black saka red wire, ayan, pinagsama ko na. Yan yung papunta sa battery natin. So duduktungan natin ito ng kuryente papunta dun sa pinaka-battery natin. So ayan guys, naikabit ko na din yung regulator natin. Kaya bali, dyan siya mas fit na ilagay ngayon. Then gamit lang tayo ng tie wire para cable tie para ma-fix natin yung mga kuryente natin. Then gamit itong test light, double check lang natin kung nakakarga itong charger natin. So, medyo malikot lang guys, mag isa lang kasi tayo kasi wala tayong tagapit. Itong dulo ng light coil natin is ayun, lagay natin sa chassis. So guys, okay, good, may charging tayo.